Hello guys, welcome back to my YouTube channel. And for today's video tutorial, tuturo ko sa inyo how to draft elevation. Elevations are the exterior part of the residential building. So yun yung ituturo ko sa inyo, yung madaling paraan paano siya iguhit. Right? Bago tayo magpatuloy, shoutout muna kay Remuel Zander Buson ng Barangay Sumoroy. Salamat sa suporta mo. At kay Pari Bricks Pasqua, pre, musta? Ingat lagi dyan. At kay Daniel Oreo Vlog, salamat din sa suporta mo, idol. At kay Mayan Everything Vlogs, salamat sa suporta mo. At yun, okay, so let's start. Right guys, ito ngayon yung sample ng elevation o residential building. Ito yung floor plan. Ayan. Ayan. Tapos ito naman yung elevation. Ito yung ituturo ko sa inyo ngayon. Right? Ayan. Just tune in. At kung bago ka pa lang sa channel na to, ay huwag kalimutang mag-like and mag-subscribe na din para sa suporta. At para may mga matutunan kayo sa mundo ng drafting. Okay. So, first step, ito yung floor plan natin. Gagawin natin ay i-draft natin lahat ng ito. Yan. Ito. Ito, tapos ito, i-draft natin pababa. Itong window, itong gilid ng floor plan, tapos itong window, tapos including the roof. Okay, ayan yung bubo. Okay, sige, draft natin. Habang nagda-draft ka, yung gamitin mong line, construction line lang lahat ng ito ha, light lines lang yung gagamitin mo para madaling burahin. And then, nagawa na tayo ng finish ground line. Ito yung lupa. Okay? And then, sunod, yung finish floor line natin. So, yung finish floor line, nga pala, ang ginamit nating scale ay scale 1:100 meters. So, etong centimeter, 1 centimeter, diba? 1, mula rito hanggang dito, 1 centimeter yan. Yan yung katumbas ng 1:100 sa triangular scale. So, ang ginawa ko, kinontextualize ko kasi nga wala tayong available na triangular scale kasi nga nasa probinsya tayo, hindi ako makabili. So ito na lang, yung 1 cm yun yung equivalent ng 1:100 doon sa triangular scale. So ito sa totoong buhay 1 meter yan. Okay, dito tayo, ito yung gagamitin natin. Okay. So yung finish floor line natin ay mag-uumpisa sa 0.20 meters hanggang 0.40. Ang gagamitin natin ngayon is 0.30. Yung 0.30 is 1, 2, 3. O, tatlong guhit. Okay. Then, sunod yung mula sa finish floor line hanggang ceiling line, 3 meters. 1, 2, 3. Mula sa ceiling line hanggang sa top of bridge ay 2.5 meters. Ulitin ko ha. Mula rito sa ground line hanggang sa finish floor line,
0.30. As mula dito sa finished floor line hanggang sa ceiling line, 3 meters. Yan. Then dito sa ceiling line hanggang top of bridge, meron tayong 2.50 meters. So yan yung tatandaan nyo. Okay. Draft natin. Ayan. Sunod natin yung bintana. Ayan, ito yung bintana. Ito. So, yung taas ng bintana naman, from finished floor line, 0.90 siya. 0.90. And then, 1.2 yung laki ng bintana. Then, 0.90. Okay? So, ito yung window natin. Tapos dito. Dito na tayo sa bubong. Ito yung top of bridge. Ito yun. And sunod, yung kapal ng fascia board. Kapal ng fascia board natin ay 0.20. Okay. Yan. So, buo na siya, di ba? Gagawin natin ngayon, i-erase natin lahat ng construction line. Tapos, i-emphasize na natin yung object natin. Ayan guys, katapos natin burahin lahat ng construction lines, ay i-heavy line na natin yung object natin, yung buong bahay. Okay. And guys, tapos na siya, di ba? So, yung kulang na lang dyan ay yung design ng bintana. So, yung design ng bintana, ikaw na bahala. Bahala ka sa buhay mo. Okay, yung design ng bintana, depende yan sa kung anong gusto mong design. So, ikaw na yung bahala dyan. Hanap ka sa internet kung ano yung design na gusto mo at pwede mo siyang i-apply dito. Right? So, sunod na gagawin natin ay dimensioning na. Ayan. So, may dimension na tayo. Ayan. Hindi nyo nang mabuti. Next, final step. Lagyan na natin ng label. Ayan. So, na tayo. Okay. Reminders ko lang sa mga gagawa nito. Pag mag-drawing kayo, dahan-dahan lang, slowly but surely. Make sure na malinis yung trabaho nyo. Kasi sabi nga ng kasabihan, your work is your face.
Okay? So kung malinis yung trabaho nyo, ibig sabihin, malinis rin yung pagmumukha nyo. What? No, kung pangit yung trabaho nyo, pangit din kayo. Oh my God! Wow! Okay? So yan, sana ay may natutunan kayo sa video tutorial na to. And that's it. God bless.